Hello everyone! Kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. So nag-enjoy ba ang lahat sa ating guest kanina na kung saan hindi lang isa, kundi apat po sila, no? Ang Blackman family po na siyang naglaro dyan sa therapy kanina. So nakakaaliw yung family nila, no? Lalo na po yung dalawang bata, hindi sila magkasundo kung pataas ba or pababa yung kanilang isasagot dito po sa therapy. Ang kukulit nila, no? And ang kukute din po. Aliw na aliw dito yung mga audience po ng Itbulaga kanina. Sabi nga po ng TBJ na page, yung hindi kayo magkasundo ng kuya mo kung pataas ba or pababa yung isasagot, no? Hindi po sila magkasundo kasi yung gusto ng isa pababa, yung gusto ng isa pataas. So sana makabalik ulit sila, no? Kasi ang cute na, no, mga baby na kasama nila. Aliw na aliw pa po si Bossing Big Soto at ang mga host natin na legit number card sa Blackman family na ito. Samantalang pag-usapan naman natin ang nireveal po sa mismong live ng Itbulaga kanina. So may idea po ba kayo? Nakita nyo po ba ito? Or nakalampas ito sa mga mata po ninyo? So bukas may dapat pala tayong abangan. So ano po yan, ano? So sabi dito, 90s dance party, ibabalik po, no, ng Itbulaga. April 13 po yan, Saturday, 11:30 a.m. So yan po, may pasabog na namang inihanda ang Itbulaga para sa ating mga legit dobber cards. Biruin mo, 90s dance party, ibabalik po nila, no? Parang ibabalik nila tayo, lalo na po yung mga lola dyan, ano? Ibabalik nila tayo sa 90s dance party. So parang babalik tayo sa nakaraan, di ba? So mas exciting and enjoying marahil ito. Kaya naman ako bukas 11:30 pa lang, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa at buksan na agad ang inyong mga telebisyon para syempre manood ng Itbulaga kasi marami pong pasabog na inihanda ang TBJ production. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po kay Tito Soto. So kung inyo pong mapapansin, marami po ang naghahanap kay Tito Sen kanina kung nasaan daw ba ito. No, kasi wala nga po siya dito po sa Itbulaga. Tanging sila Boss Joey and Tito Big Soto po yung nasa Itbulaga, no? So wala pong kasama si Mama Alan dyan sa therapy, kundi si Boss Joey lang, wala po si Tito Soto. And sabi nga po ni Big Soto kanina, i-congratulate nyo itong si Tito Sen kasi nanalo po siya sa Malarayat. So Malarayat, nanalo daw po ng cash. So congratulations kay Tito Soto, no, kasi meron palang pa-cash itong si Tito Soto na kung saan ay nakuha po dyan sa Malarayat. So para saan kaya yon? Kasi ang nakita kong Malarayat ay para sa golf. Yung golf, ayun, nanalo daw ata doon. So congrats Tito Soto. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa naging post ng LGMA. Sabi dito, anytime soon, may magpapaalam na noontime show. Mababaon kayo sa utang ante. No? So ito po'y pinost April 12, 2024. May 187K na views sa Twitter na ngayon ay X. So marami po ang nagtatanong, anong noontime show po yan? Anong noontime show yung magpapaalam? And then may nag-comment pa dito, pwede naman silang magtulungan para sa gastos kasi mayaman naman daw sila, including the main host, gaya ng ginawa po ng Showtime nung nawalan daw ng franchise. Talagang pinaglabanan nila na ituloy pa rin kahit mahirap na pagastos na sila, pati si Vice for Madlang People. And then may comment pa dito, yun ang mahirap, puro pera sa isip, takot mag-risk, di sila for Filipino, for pocket lang lagi, 40 years ang masasayang sa kanila. Kay Manny P, maraming mawawala siya pinakatalo kasi kasama na doon ang trust ng kapamilya management sa kanya. Siya kasi sumira sa kasunduan for that show. So malinaw na ang tinutukoy po ng post nitong Alt GMA, kahit di niya po pinangalanan,
ay ang show po ng Itbulaga. So pinalalabas nila na merong magpapaalam na noontime show at kung mababasa po ninyo sa comment ng mga netizen, ang tinutumbok po nila ay walang iba kundi ang Itbulaga. Magpapaalam na daw po sa ere. Eh kung tutuusin, napakayaman po ng producer dyan ng Pinanser, no? Walang iba kundi po itong si Mr. Manny B. Pangilinan. Plus isama pa po yung mga main host dyan, TBJ, na mga mayayaman naman talaga. May mga sinabi sa buhay. So sa mga nagsasabi po dyan na magpapaalam na po ang Itbulaga, eh dyan po kayo nagkakamali kasi malaking fake news po yan. Stable po ang Itbulaga. Okay na okay sila sa ratings nila. Okay sila financially at okay sila sa ads race at rate, I mean, and marami po ang sponsors ng kanilang show. Kaya yung mga fake news, dead man na lang po yan, okay? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa isang noontime host ha, na kung saan umalma po dahil dito sa mga fake viral video scandal na kumakalat. So ayon po dito, Ami Perez na bahala sa deepfake video, never daw uminom ng menopause drug. Hindi totoong may ini-endorse ang menopause drug ang TV host actress na si Ami Perez. Ito ang nilinaw niya sa kanyang latest social media post matapos maging biktima po ng isang deepfake technology sa pamamagitan ng paggamit ng artificial intelligence AI na ipinakita na parang siya mismo ang nagsasalita daw sa video. True mga kabandera, iba na ngayon sa online. May mga teknolohiya nang kayang gayahin mismo ang boses kahit mga mismong itsura ng magiging biktima nito. Inalmahan niya rin ang kumakalat na video at sinasabing wala siyang kinalaman sa sinasabing gamot. Fake ads, mag-ingat po tayo, sipo ng aktres sa isang Instagram post na ibinandera po, no, ang viral fake news. Giit pa niya, I don't use that product and never akong nag-review niyan. Ginamit ang interview namin ni Doc at gumamit sila ng AI para palabasin na boses ko at sinabi ko ang brand na ito. I did not authorize the use of my picture here, caption pa niya. So ayan po, ipapakita ko na lang sa inyo yung naging post ni Ami Perez, host po ng It Showtime. Sabi pa dito, na-interview rin si Ami ng TV Patrol patungkol dito at inaming nababahala siya dahil ginagamit na po ng teknolohiya upang makapanloko. Talagang pinakinggan ko, parang boses ko talaga ang galing. Pero sobrang nakakatakot, sambit po ng aktres. Ani pa niya, hindi ko tinatake yung gamot na yon ever. Sa deepfake video talaga namang mapapaniwala ka dahil kaboses niya mismo ito at mapapanood pa na nagsasalita siya sa harap ng kamera. Ang nakakalungkot doon, ang daming babaeng nag-comment na puro tinatanong nila magkano yung produkto sa ad niya. Ayon sa report ng New York Times, ang AI ay sinasamantala ngayon ng mga manloloko o fraudster upang makapag-distort ng mga video at larawan ng ilang public figures upang magsilbing digital puppet at mapaniwala ang kanilang mga biktima. Pinaalalahanan ng mga eksperto ang publiko na manatiling critical at may pag-aalinlangan sa impormasyong kinukuha nila sa internet. Dahil sa pagkalat ng deepfake video, mas nakakaalarma na ang pagdami po ng disinformation at maling impormasyon. So natatandaan ko meron din pong deepfake video itong si Min Mendoza dati, no, na kung saan ay yung mukha po ni Min Mendoza in-insert doon sa babae po na merong ginagawa pong kabalbalan, no, or scandal something. So inalmahan din ito ng isang Main Mendoza at napatunayan na hindi po siya yung nasa video na yon. Kaya mag-ingat po tayo sa mga nakikita po natin dito po sa internet dahil hindi po natin alam kung ito ba ay legit or may katotohanan. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa pagsuporta at pagsubaybay.